Sa mga balitang mayroong pag-asa, North Philippine Union Conference pinangunahan ang mga magkakasabay na pangangaral sa Mountain Provinces Mission. South Oriental Mindoro District nagsagawa ng pangangaral sa Sitio Bantauran, Mansalay. Mga pastor sa Northern Luzon Mission nangaral at naglingkod sa Bersamin, Alcala, Pangasinan. North Philippine Union Conference isinagawa ang Cagayan-wide I Will Go With My Church Orientation. Student Week of Devotion idinaos ng Manila Adventist College sa unang pagkakataon via online at face-to-face. Kabataan mula sa Palawan Mission Area 1 sumailalim sa Voice of Youth Training. Mga kababaihan sa Metro San Pablo 2 District nagsagawa ng pagdiriwang ng Women's Month. Pathfinder Camping isinagawa ng Pagulingin Seventh-day Adventist Church. Bagong district pastors ng Aburlan at Nara formal nang itinalaga ng Palawan Mission sa Tungkulin. Mga Adventista katuwang ng mga pulis sa pagpapakain at paglilingkod sa mga bicycle and motorcycle riders sa San Jose, Antipolo City. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinangunahan ng North Philippine Union Conference ang magkakasabay na pangangaral na isinagawa sa iba't ibang lokasyon sa Mountain Provinces Mission noong March 20 hanggang 26. Ang kanilang gawain doon ay naghatid ng maraming tao sa pagbabautismo, ang iba pang bahagi ng kanilang karanasan at paglilingkod sa Cordillera Region, balita ni Alpha Chris Alteros. Sa layuning gampana ng gawain at tumugon sa panawagan ng Seventh-day Adventist Church na I Will Go Initiative, tinungo ng North Philippine Union Conference Leadership ang Mountain Provinces Mission para magsagawa ng malawakang pangangaral sa teritoryo nito. Sila ay nangaral sa magkakahiwalay na lugar sa Kalinga, Ifugao, Apayao, Southern Benguet, Ilocos Sur at Baguio City. Nagpapasalamat po tayo sa North Philippine Union Conference na nagprograma ng evangelism dito sa aming territory sa Cordillera Region. Buong union ay sumuporta dito sa programa ng Mountain Mission Evangelism. Ang nasabing mga pangangaral ay sinagawa noong March 20 hanggang 26 sa pangunguna ni NPUC President Pastor Arnelio Gabin kasama ang mga direktor ng iba't ibang departamento kabilang ang Administrative, Women's, Children's and Music, Family, Sabbath School, Publishing, Health, and DRIEL at Adventist World Radio North Philippines. Doon ay naranasan nila ang suporta at pakikiisa ng MPM leadership at members nito, samantalang pinanagumpayan ang mga pagsubok sa bawat lokal na simbahan at distrito. Dito po sa teritoryo po ng Mountain Provinces Mission, isa po itong mahirap na teritoryo dahil po sa mga lugar na matataas, malayo, wala pong mga signal. At ang mga tao dito ay mayroon pong iba't ibang mga pamahiin, mga tradisyon na hindi po sang-ayon sa Biblia. Pero dahil po sa ating pong mahal na Panginoon, sa kanyang pong tulong, tayo po ay handa po tayong i-reach ang mga taong ito. Bukod sa gabi-gabing pagbabahagi ng mga aral pang kalusugan, pampamilya at salita ng Diyos, naging mahalagang bahagi ng kanilang mga paglilingkod doon ang pagdalaw at pag-serenade sa mga tao tuwing umaga, pagsasagawa ng mga cooking demonstration, livelihood programs, Vacation Bible Experience o VBX para sa mga bata, at pamimigay ng GodPods, ang munting gadget mula sa AWR na maaring gamitin upang makapakinig ng audio Bible at Bible stories. Sa huli, pinagpala ng Diyos ang kanilang mga paglilingkod at ang mga ito ay nag-akay sa mahigit 170 tao sa pagpapabautismo. Magpapatuloy ang mga malawakang pangangaral ng NPUC leaders and directors sa mga nasasakupang mission and conference nito sa mga nakatakdang panahon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.
ay sa katuparan ang pangangaral ng South Oriental Mindoro District sa Sitio, Bantauran, Barangay Teresita, Mansalay, isang komunidad ng mga katutubong Mangyan. Ito ay dahil sa pagtatapat, pananampalataya at pangunguna ng Diyos sa isang Adventistang nagmula sa tribo ng Anunuo Mangyan. Kilalanin siya sa balita ni Sina Machum. Halos isang oras bago matunton ang komunidad ng mga katutubong Mangyan dito sa lugar ng Sitio Bantauran, Barangay Teresita, Mansalay. Sasalubungin ka ng matatarik na mga kabundukan at lubak-lubak na mga daan sakay ng habal-habal. Nakatira sa liblib na lugar na ito ang masigasig na lingkod ng Panginoon na si Brother Banong Ayo, isang Adventistang nagmula sa tribo ng Hanunuo Mangyan. Dati, hindi ko alam ang buhay ko, para wala akong direksyon. Dumating ang panahon na ako na nagpunta sa isang pamilya, sa pamilya Mabunga, sa Gloria. Doon ako nabinyagan sa isang malaking pangaral sa Mindoro for Christ. Pagkatapos kong mabinyagan, malaking nagbago sa akin. Doon ko naunawaan ang kautusan ng Diyos. Mula nang siya ay napabautismuhan, patuloy siyang nagpagamit sa gawain, lalong higit sa kanilang lugar kung saan siya ay namumuhay, kasama ang kanyang asawa, at sa pagkakataong ito, nagsagawa ng gabi-gabing pangangaral na pinangunahan ng mga elders mula sa distrito ng South Oriental Mindoro sa Sitio Bantauran. Dumalo ang mga katutubo mula sa Karatig Sitio para saksihan ang mga programa gaya ng film viewing at talakayan sa pangunguna ni Pastor Bonco, ang Som District Pastor. Isa pong tagumpay ang ating pong isinagawang pangangaral dito po sa lugar ng Bantauran. At marami po sa mga kaibigan natin dito ay talagang nakinabang sila ng mga katotohanan na ipinamahagi natin sa kanila. At isa sa ipinagpapasalamat natin dito ay ang tahanan ng pamilya ni Brother Banong kasama ng kanyang mahal na asawa, sapagkat silang dalawa ang pinaka-instrumento dito para ang mga kaibigan natin ay mapahabaghinan natin ng mga katotohanan ito upang sila ay magkaroon din ng karapatan sa langit. At alam natin na ang Diyos sa langit kasama ng mga anghel ay tuwang-tuwa dahil nagtagumpay ang gawain sa lugar na ito ng Bantauran. Bahagi rin ng gawain ito ang gift-giving para sa mga katutubong Mangyan sa nasabing komunidad. Malaki ang naging bahagi sa tagumpay ng gawain ito ang tulong ng mag-asawang Milet at Banong kasama ang hindi matatawarang presensya at suporta ng mga kapatiran natin dito sa SOM. Nawa ay maging inspirasyon ito para sa bawat isa sa atin na sa simpleng pamamaraan ay maaari tayong gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, Sina Dean Machum, Hope Today, NPUZ News. Nagsagawa ng pangangaral ang mga pastor ng Northern Luzon Mission sa parehong online at on-site setup. At isa ang Barangay Bersamin sa Alcala, Pangasinan sa kanilang naging field of service. Hatid nila ay medical mission at programa para sa mga bata bukod sa pangangaral ng salita ng Diyos tuwing gabi. Ang tagumpay ng gawain at paglilingkod, balitang hatid ni Resin Mendoza. Sa bawat programang ginaganap, ay nakapaloob ang mga bahagi at alituntunin sa pagpapatupad nito, upang maging matagumpay ang gawaing ebanghelyo ng iglesia. Ito ang Bersamin, isang malawak na barangay sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Sa datos noong 2015 ay may mahigit sa 3,000 na populasyon na binubuo ng 827 na pamilya, na kailangang padalhan ng ebanghelyo at mensahe ng kalusugan. Naging bahagi ng NLM-wide Pastors Harvest Online and On-Site Evangelism ang Bersamin. Lahat po ng ating mga pastor, ang ating mga administrator, ang ating mga directors, ang ating mga district pastors at mga church pastors ay sabay-sabay po kaming nangangaral ng face-to-face evangelism. Talagang makita mo talaga ang mainit na pagtanggap ng mga tao dito at kasabikan nila na mapakinggan ang salita ng Diyos. Inilaan ang isang araw para idaos ang serbisyong medical, kasama ang Health Ministries Department ng NLM at medical staff ng Northern Luzon Adventist Hospital.
health is the right arm of the gospel. Ang kalusugan ay napakahalaga sa pagpasok natin sa isang lugar. So sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa mga mamamayan natin, sa ating mga kapatid, na maturuan kung ano yung dapat gawin na hindi lang spiritually, kundi pati physically. Aktibong nag-a-attend sa gabi-gabing pagpupulong na nagnais ding magpakonsulta sa mga manggagamot. Ang napakagandang nagawa ng Seven Adventist na yung medical mission. Maraming naitulong sa mga taong gustong magpakita ng mga may nararamdaman ganyan. Tuwing hapon naman ay ang VBX o Vacation Bible Experience, kung saan ang mga bata ay aktibong nakilahok. Nabuksan na ang pintuan ng Bersamin at iba pang unentered territories para sa matagumpay na pagbabahagi ng magandang balita. Nagbunga ng 7 bagong kaanib na tumanggap sa araw ng mass baptism. Sa kabuuan, 477 ang nagpabinyag bunga ng pastors harvest evangelism sa buong NLM. Inaasahan na ang patuloy na pagdalaw at follow-up sa mga Bible students ay magdudulot pa ng karagdagang bilang ng mga tatanggap kay Jesus sa hinaharap. Marami ang naghihintay ng pabalita ng kaligtasan at malusog na pamumuhay. Kailangan lamang ay direktang pakikilahok sa banal at marangal na gawain na ipamalita ang dakilang mensahe. Sa tulong ng banal na Espiritu, nabibigyang sigla ang mga kaanib para sa isang masayang paglilingkod. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Bresen Mendoza para sa Hope Today and PUC News. Pinangunahan ng North Philippine Conference ang I Will Go With My Church orientation sa Northeast Luzon Mission. Ang programang ito na dinaluhan ng nasa 800 Adventistang manggagawa sa Cagayan Valley Region ay bahagi ng promotion at pagsusulong ng nasabing NPUC Campaign Initiative. Si Charis Bainunggay para sa report. Humigit kumulang sa 800 ang mga elder, Sabbath School Superintendent at teachers, mga pangulo ng care group, children's ministries at women's ministries na galing sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cagayan ang dumalo sa orientation. Sa kanilang mga mukha ay masisilayan ang kagalakan na dumalo at makihalubilo sa mga kapwa sa kauna-unang pagkakataon mula noong nagkaroon ng pandemya. Ang nag-uumapaw na bilang ay bunga ng pagkasabik na makasama sa pagsambang mga pangulo ng iglesia mula sa NPUC at NELM upang mapalakas ang relasyon sa Panginoong Jesus at upang matutunan ang mahalagang kaalaman na kailangan sa pagsisilbi sa iglesia. Naging paunahing tagapagsalita ang mga direktor ng NPUC na kinabibilangan ni Pastor Relino Orbi ng Sabbath School, Pastor Marvin Diaz ng NDRIEL, Pastor Gerardo Cajobe Ministerial, Dr. Josie Calera ng Children's Ministries at Music Ministries. Si Pastor Joe Orbe, Administrative Assistant ng NPUC, ang tumalakay sa My Church na nagbubuod ng direksyon ng buong NPUC. Ang I Will Go With My Church ay nangunguhulugang ang buong simbahan ng mga mananampalataya ay hahayo. Mahalaga po ang orientation na ito sa ating mga kapatiran dahil ito'y magagabay sa kanila upang alamin at makisangkot sa gawain ng I Will Go With My Church upang ang mga kapatiran ay matulungan natin kung ano ang kanilang gagawin at direksyon na dadalhin pagdating nila sa kanilang mga distrito ng mga iglesia. Inilarawan ni Pastor Marvin Diaz kung paano gagawin ang I Will Go With My Church sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga missionary, nurture at retention frontliners at kung paano mga ito ay tutugon sa mga pangangailangan ng iglesia. I feel blessed with this gathering among Seventh-day Adventists. With the learnings that we have heard from our speakers, we are blessed fully because we are aware of how we can go with our church in sharing the gospel of the Lord to others. Ako ay nagpapasalamat sa pagsuporta ng ating leadership, ng ating mission dito sa Northeast Luzon at ng ating mga pastors at ng mga kapatid. We are praying and hoping na out of this convocation or seminar, ito'y madala ng ating mga elders, mga pastors sa kanilang iglesia at distrito
upang mapalakas ang bawat iglesia, maging malusog at maging mabunga at maluwalhati ang Panginoon. Kagaya ng sagot ng mga dumalo sa orientation, naway lahat ng mga kaanib ng iglesia ay tutugon ng I will go with my church. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Charisse Vine nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagbigay ng inspirasyon at nagpatibay ng pananampalataya ng kapwa guro at mag-aaral ang Student Week of Devotion ng Manila Adventist College noong March 21 to 25. Ito ay kanilang idinaos via online at face-to-face setup sa unang pagkakataon matapos ang dalawang taon. Ang balitang hatid ni Rodel Umayana. Mga karanasang naglalaman ng iba't ibang pagsubok sa pamilya, pananalapi, pag-aaral, mental health issues, pagkawala ng mahal sa buhay at mga kaugnay na hamong dulot ng pandemya. May mga kwento ng pagsubok at mga karanasang nagbunga ng matibay na pananampalataya sa kanilang paglalakbay kasama ang Diyos. Ito ang naging sentro ng mga mensahe ng mga estudyanteng tagapagsalita sa ginanap na Student Week of Devotion noong March 21 to 25, 2022. Ito ang kauna-unahang pagkakataong na isagawa ang kombinasyon ng online at face-to-face na Student Week of Devotion pagkatapos ng dalawang taong pandemya. It's a privilege for me kasi ang hirap ngayon ng week of prayer na online. Unlike here in MAC, you can feel the presence of the Lord, you can feel the message of the speaker, you can feel yung sharing to the garden of prayer po. So it's a privilege for me as a student na maranasan ko yung week of prayer during this pandemic po. Simula ng pahintulutan ang limited face-to-face classes, iba-iba ang paglalahad ng karanasan ng mga estudyanteng sabik na makasama ang kanilang mga kaklase na napalagaw rin ang kanilang pananampalataya. Through this week of prayer po, kasi we have seen a lot of stories from different students, a lot of perspectives na kung paano sila nagkaroon ng journey with the Lord and how the Lord helped them through each circumstances po. Dagdag pa rito, sa ganitong pagkakataon na ibsan ang kanilang pagkapagod sa pag-aaral, nagpatibay sa kanilang pananampalataya at naramdaman ang paggabay ng Diyos sa kanilang spiritual journey. Dahil po sa programang ito sa MAC ay na-refresh po ang aking pananampalataya at mas napalapit po ako sa Panginoon. Para naman kay Arnold na naging live speaker, ramdam niya na naging pagpapala siya sa kanyang mga kapwa-kabataan sa kanyang mga binahaging karanasan. I was very shocked nung pinili akong speaker, pero na-realize ko lang siguro planto ng Panginoon para maging light pagdating sa mga fellow youths ko. Isa rin sa mga segment ng programa sa araw-araw ay ang sharing time na ang bawat isa ay may pagkakataong maibahagi ang kanilang karanasan o reflection sa kanilang natutunan. Yung pinakagusto ko po sa part ng program ng Student Week of Prayer ay yung last part po after po ng speaker palagi. Yung magkakaroon po ng sharing bawat isa. Doon nyo po kasi nalalabas at nakikita yung struggle ng bawat isa. Pati po kung may natutunan ba sila sa mga senior ng speaker. Ang nasa online naman ay pinangasiwaan din ng kanilang mga faculty facilitator para sa kanilang prayer band. Inasahan na maging tuloy-tuloy na ang pagbabalik ng face-to-face classes nang sa gayon ay mas higit pa sa mga kwentong ito ang mararanasan ng bawat estudyante dito sa MAC. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodel Umayana nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa Voice of Youth Training ang mahigit 250 kabataan mula sa Area 1 ng Palawan Mission. Ito ay kanilang paghahanda sa magiging pakikibahagi sa nakatakdang Voice of Youth Expand na pangungunahan ng Southern Asia Pacific Division sa kanilang mission territory. Si Ejin De La Cruz para sa report. Napuno ng mga kabataan ang Palawan Mission Multipurpose Hall sa naganap na Voice of Youth Training ng Area 1 ng Palawan Mission. Mahigit 250 kabataan ang dumalo sa nasabing training. Ang programang ito ay may temang VOY Expand na siyang inisyatibo ng Southern Asia Pacific Division. Sumunod dito sa nakaraang taong tema na VOY Ignite. Ang ibig sabihin ng expand ay exponential advancement through nurturing and discipleship. Ito ay para ihanda ang mga kabataan sa pangangaral sa sanlibutan.
So ang akin pong committee na dinaluhan dito sa Voice of Youth Training ay ang music. Dahil mas feeling ko na mas makatutulong ako ng malaki sa music department ng church namin. Ang dami ko pong mga learnings na natutunan. So ako personally, hindi po ako ganon kagaling pagdating sa prayer. But ang mga learnings po, ang mga lessons na inimpart ng aming speakers for today is very vital and very helpful po sa amin. Layunin din itong patuloy na hikayatin ang mga kabataan na makisangkot upang mapabilis ang paglaganap ng mabuting balita sa tulong ng Panginoon. Ang ating mga kabataan ay nagkaroon po ng pagkakataon upang magsama-sama dito po sa ating Palawan Mission upang patuloy na may panukala ang pangangaral sa mga komunidad at naligit sa lugar na kung saan sila po ay na-assign. Katulad ni Kristo na siyang naparito, tayo rin ay nasa gawain ito upang hanapin at ibalik sa paanan ng tagapagligtas ang siyang mga naligaw. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, ako po si Ejen Joy de la Cruz para sa NPUC News, Hope Today. Nagkaisa ang mga kababaihan ng Metro San Pablo 2 District sa pagdiriwang ng Women's Month. Kanilang idinaos ang espesyal na programa para sa International Women's Day of Prayer noong Sabado, March 26, at ang Women's Fun Day noong Linggo, March 27. Nagbabalita si Gian Carla Galicia. Karaniwan na sa mga kababaihan ang maging kulong sa kaabalahan ng trabaho o sa mga gawaing bahay. Ngunit sinadya ng mga kababaihan ng Metro San Pablo District 2 ang magsama-sama para sa isang masayang karanasan sa Women's Month Celebration. Isa sa mga naging programa ay ang International Women's Day of Prayer na ipinagdiwang ng bawat iglesia ngayong buwan ng Marso. Ang mga nakatakdang aktibidad para sa buong araw ay pinangunahan at sinagawa ng mga kababaihan sa kani-kanilang iglesia. Nagpasimula ang selebrasyon sa isang prayer breakfast kung saan ay nagkaroon sila ng pagbabahagi ng kani-kanilang karanasan, pagninilay-nilay sa mensahe at simpleng umagahan. Bilang kababaihan po, napakalaking halaga nito sa aming buhay espiritual dahil ang ganitong activity po ay lalo nagbigay sa amin ng kasiglahan na kaming mga kababaihan ay magpatuloy sa aming gawain na kami po ay maglingkod. Muling nabigyang diin ang kapangyarihan ng panalangin, lalo't higit sa paghahanda natin sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Naging masayang karanasan ang programa sa bawat isa dahil na rin sa kanilang pagkakaisa at pagkukusang loob na maglingkod. Maliban sa isinagawang programang espiritwal, nagkaroon din sila ng Women's Fun Day na dinaluhan ng mga kababaihan ng buong distrito noong Linggo, 27 ng Marso. Parte ng programa ay ang pagdaos ng parada na sinundan ito ng devotional, ukay-ukay, mga laro, health lecture at iba pa. Napakabuti ng Panginoon sapagkat nagkaroon ng pagtatagumpay ang pagsama-sama ng mga kababaihan dito po sa Metro San Pablo District 2 na ang layunin nito ay kami po ay magsama-sama, magkaroon ng pagkakaisa. Isang pagpapala ang selebrasyon ng Women's Month sapagkat umunlad ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Tunay ngang pag may pagkakaisa, may pagtatagumpay. Ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today. Masayang isinagawa ng Pagulingin Seventh-day Adventist Church ang kanilang Pathfinder Camping sa Kipot, San Juan, Batangas. Ang nasabing camping ay naglalayong patibayin ang pananampalataya at samahan ng bawat matanda at batang miyembro ng simbahan. Si Celine Dublas para sa report. Sumasa ilalim sa pagsasanay ng Pathfinder Training ang mga kabataan ng Pagulingin SDA Church. Dito sa Barangay Kipot, San Juan, Batangas, na may temang I Will Go, Pathfinders for Christ. Ang Pathfinder Camping ay dinaluhan ng 133 campers, kabilang ang mga bata hanggang sa matatanda. Sa mga ganito pong pamaraan tulad po ng pathfindering, sapagkat tayo po'y gumugugol ng panahon na magkakasama,
Bukod po doon sa kahisiyahang na idudulot sa atin ay ito po nagkakaroon kami ng maganda pong pagkakakilanlan sa bawat isa. Yung nabuo na closeness dito ay magagamit po natin na magbi-bridge o magtutulay upang maabot po natin ang ating mga kapatid at doon ay maramdaman nila na sila may mga kapatid na sa pangalan ng Diyos ay maaasahan na magagabay sa kanila. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso ng bawat isa sa ginawang pagsasama-samang ito. Ito ay pinangunahan ng kanilang Pathfinder Director na si Master Guide Errol Tendan. Upang mapalakas namin ang samahan ng mga matatanda maging sa mga kabataan sa panahon ngayon. Ang aming mga kabataan ay mahanda sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang isa sa mga layunin kung bakit itinatag namin ang aming Pathfinder Club sa pag-ulingin Seventh-day Adventist Church. Ang gawaing ito ay hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa ikalalago ng relasyon ng bawat miyembro ng iglesia na kaakibat ang paglilingkod sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ito si Celine Arbando Blas nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Formal nang itinalaga ng Palawan Mission ang mga bagong district pastor na maglilingkod at manunungkulan sa mga distrito ng Nara at Aborlan. Ang installation program ay pinangunahan ng Executive Secretary, Ministerial Association at Communication Department ng Mission. Nagbabalik si Eugene De La Cruz para sa report. Opisyal nang itinalaga sa tungkulin ang dalawang district pastor sa distrito ng Nara at Aborlan, pinangunahan ng mga programa ng pamunuan ng Palawan Mission. Ito ay sa katauhan ni na Pastor Nathaniel Contreras, ang Ministerial Director, Pastor Eliezer Barrientos, ang Executive Secretary at Pastor Ramil Rey, ang Communication Director. 40 kilometro ang pagitan ng Magkarating na distrito. Para sa distrito ng Nara, si Pastor Jobel Agariza ang bagong itinalaga. Ito ay matapos pagkalooba ng pagkakataong makapaglingkod ang dating district pastor na si Pastor Job Familiar bilang direktor ng Publishing Department ng Mission. Ang ating inaasahan dito po sa bagong distrito ko sa Nara ay maidala ang ating mga kapatiran sa mataas na antas ng paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon. Inaasahan namin na tayo ay magkakasamang magpapatuloy sa gawain na daladala natin ang bunga ng banal na espiritu. At bilang isang kabataan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ALMA, mga estudyante, ay maibibigay natin ang full support ng distrito para sa ating bagong pastor. Bago pa man si Pastor Lagariza maitalaga sa distrito ng Nara, siya'y unang naglingkod sa distrito ng Aborlan na siya naman ngayong pinalitan ni Pastor Harold Magluyan. Siya ang pinakabagong kabataang pastor sa Palawan Mission na tinuwagan ng Panginoon sa mas malaking gawain at responsibilidad. Siyempre po, una sa lahat, papalakasin po natin ang gawain, ang lalo tigit yung relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa-membro. Gagawin ko po sa tulong ng Panginoon kung ano po yung narapat at ikaunlad ng distrito po ng Aborlan. Maabot pa yung mga barangay na hindi pa napaabutan ng pangangaral. So at kasama po kami na susuporta sa gawaing ito. Sana mapaabutan ang mga tao na naroon at makakilala sa pananampalatayang ito bilang Seventh-day Adventist. Isa ang Nara sa pinakamalaking distrito sa Palawan. Gayon din ang Aborlan kung saan siya ay unang maglilingkod bilang district pastor. Napuno man ng parehong kasiyahan at kalungkutan ang puso ng mga kapatiran, may kagalakan naman nilang tanggap na sa gawain ng Panginoon ay walang lugar na permanente. Tanging si Kristo lang ang may kakayanang maging permanente sa ating paglilingkod dito sa mundong tayo mismo ay hindi permanente. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa bayan ng Aborlan, Palawan, ako ang inyong kapag-asa, Ejin Joy De La Cruz, para sa Hope Today, NPUC News.
Naging katuwang ng mga pulis at iba pang government, non-government, and religious organizations ang Seventh-day Adventist Church sa pagpapakain at pamimigay ng libreng babasahin sa mga bicycle and motorcycle riders sa Sitio Kabading, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang nasabing community service ay regular na naglilingkod na nasa 2,000 riders tuwing Sabado at Linggo. Ang balitang hatid ni Bren Estrito. Nagpakain na migay ng mga libreng babasahin. Yan ang mga paglilingkod na isinasagawa ng mga Adventista, katuwang ang ating mga kapulisan at iba pang non-government and religious organizations dito sa Regional Mobile Force Battalion 4A, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang nasabing paglilingkod sa mga nasa kalsada, partikular sa motorcycle riders at mga nagbibisikleta, ay orihinal na simulan ng kapulisan noong kasagsagan ng pandemya sa bansa. Ito ay upang makatulong sa komunidad na nasa palibot ng kanilang kampo kung saan ay inumpisahan nila ang pagpapakape sa nasa 2,000 mga riders and bikers na dumadaan doon tuwing araw ng Linggo simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Dahil sa marami pong humingi ng tulong sa atin ngayon, nakapag-isip kami na total naman maraming dumadaan dito sa Marilake. Bakit hindi na ayo magpakape? Lahat po ng mga bagay na maibibigay ay iniipon po natin at pinatutulong natin sa ating mga kababayan. Ano po? At sa pagpapatuloy ng programang ito, ay nakatuwang nila ang iba't ibang religious, government, and non-government organizations, kabilang na nga ang Seventh-day Adventist na pinungunahan ni Kaalamang Pangkalusugan Resident Naturopathic Expert, Dr. Tam Mateo. Isang napakalaking karapatan ito at napakalaking challenge sa lahat sa atin na abutin nating lahat at magtulungan tayo, at kung ano man ang programa ng ating gobyerno ay bigyan natin ng daan magkaroon ng special na suporta sa ating komunidad. Doon ay namahagi ng mga libreng babasahin at naghahain ng mainit na lugaw ang mga Adventista na ikinatuwa naman ng mga napaglingkurang rider. Masayang masaya at saka siyempre safe na safe. Nakakatulong sa amin to bilang rider yung libreng programa. Tulad nito, nag-i-stopover kami, nakakain kami, nakakapagkwentuhan sa safe na lugar kasama yung mga anak ko. Magandang maganda po yung programa nila. Pinuri at pinasalamatan ng ilang kawani ng pamahalaan ng Antipolo City ang nasabing community program. Anila, ito ay nagpo-promote ang bayan niyan at pagkakaisa, gayon din ay nagsusulong ng turismo para sa kanilang lungsod. Yung gantong gawain, lalo nagpapalakas ng bayan niyan spirit ng mga tao. Lalong nagtutulong-tulong para matulungan yung mas nangangailangan. Nakakatuwa po kasi it promotes tourism also for Antipolo. At the same time, it gives that happiness to the people. A way also to promote the love of the Lord. Ang pakikibahagi sa mga gawain pang komunidad at paglilingkod sa kapwa ay mga paraan upang magpakita ng pag-ibig at maipakilala ang Diyos na sa kanila ay patuloy na nagpapala. Kaya naman, magpapatuloy ang bahagi ng Seventh-day Adventist Church sa paglilingkod na ito tuwing Linggo, dala ang saya, ngiti, at dalangin na makaakay ng tao sa pagkakilala kay Kristo. Sa Seventh-day Adventist Church, yan, napakasarap ng kasama sa pagbibigay ng saya at tulong sa ating mga kababayan. Every Sunday, nandito pa ang Seventh-day Adventist Church kasama ni na Dr. Tam. Ano po? Layon ni maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Bren Estrito, nag-uulat para sa Up Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Mabangaan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang mga online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines. At sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen, laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations.
sa aming mga kaibigang news contributor. Tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.